pwede ko na siyang butasan ngayon bago magpako. Kasi hindi po pwedeng ererekta ng pako. Masisira yung ating aluminum. O maaaring hindi agad kumagat. Kaya mas maganda, maglagawa muna ng pilot hole na. So ito ang gagamitin kong pilot hole.
kinakailangan pag nagbubutas, tignan yung level, yung levelasyon ng ating binubutas para diretso yung butas. Lalagyan ko ulit ng pin. So meron na siyang isang pin naman ang ilalagay ko rito para matatag. Stable na ito. Maski dalawang pin lang, okay na eh. Pero plano ko kanina, tatlo. Isa pa sana rito, kaya lang matatag na. Hindi na naman nakilos. Okay na yan. So, okay na yung aking pinaka-body. Konting liha na lang ito. Ito, lalakihan ko pa yung butas. Then yung mga butas-butas na yan, lalagyan ko na lang ng masilya. Saka konting liha na lang ang gagawin ko dyan. So, ayan. May bago na naman akong pinaka-body ng spare gun. Ang plano ko rito, pwede itong pang-tiksay or spare gun lang mismo. Pwede ko ito rito kabitan ng crossbow. O kaya, pag tinanggal ang crossbow, spare gun lang talaga siya. So, multi-purpose ang plano ko sa ginagawa kong ito. Ang talagang pinakaunang plano ko rito para sa ganito. Ang gagamitin ko ay fiber carbon. Fiber carbon, pero nilagyan ko ng bakal sa dulo. Ang ginamit ko ay concrete nail, pero hindi pa ito ang final na design. Gagawan ko pa ito ng pwede kong magawa ko rito ng sima, kasi ito ay pang testing ko pa lang ito. Titignan ko kung pwede siyang gamitin. Pagka maganda ang takbo ng aking pinakabala, saka na ako magdi-design ng lalagyan ko ng flipper o sima lang. So, bahala na sa mga susunod na design. For the meantime, ganito ang ginawa kong design sa kanya. Ano lang ito? Pako lang ito na detress. Tapos, inukitan ko lang ng ganyan. Kasi, double purpose ang pinakasabitan ng trigger ko. Pwede ito para dito. Then, may ginawa rin akong isang spare gun na pwede rin siyang para dito. Pwedeng ganito ang kanyang design ng trigger. Pwede siya rito. Then, pwede rin dito. So, dito ngayon isasabit ang pinaka-kablay ng ating pinaka
Aspergan. Tapos, pag ito kinalabit, yan, re-release na siya. Madali lang itong kalabitin. Sari-saring design ang ginagawa kong mga trigger. So, itong ginawa kong maliit na trigger ang aking pinag-diskitahan ngayon. Puro lang ito stainless na mga scrap. Eh, papakita ko sa susunod kung paano ko ito binuo. So, ang susunod na gagawin ko rito ay pinaka-handle. Kaya lang medyo matagal yun. Gawa ng ipapa-kapit ko pa sa epoxy. Saka ako maglalagay ng pinaka-handle dito.